yung rason kung bakit tayo nag-iipon ng pera. Tatlong rason. Una, para po sa ating emergencies. Mga uncertainties, mga gamot, pangbayad sa doctor, hospitalization. Gusto ba natin mangyari yung emergencies? Definitely not. But does it happen in real life? Yes. So hindi ba dapat i-prepare natin yung sarili natin pag once nangyari na yon, we have the financial resources to pay for our emergencies. Yung emergencies natin should be 3 months to 6 months worth of your expenses. Magdepende na lang siya sa'yo kung ano yung appetite mo pagdating sa pera. Kung ikaw aggressive ka, alam mo that you're always going to find ways to generate money, then 3 months worth of your expenses is good enough. Pero kung ikaw yung tipong tao na you're so conservative, then 12 months worth of your expenses is a must. Pero kung nasa gitna ka lang, 6 months na lang. Pangalawang rason bakit tayo nag-iipon ng pera is para sa investment. Dito na papasok yung growth funds. Yung pera po natin ay tumutubo, nanganganak ng pera. Ano bang very good example nito? Stock market, bonds, REITs, index funds, mutual funds, negosyo, properties. What if may nakita kang magandang opportunity na gusto mong itry sa negosyo? Kaya ka nga nag-iipon ng pera para darating yung panahon na may ipon ka na and yun ang gagamitin mo for capitalization sa negosyo mo. And some of you guys here na nakikinig ngayon, you are OFWs. And yun yung reason mo. 5 years from now, 10 years from now, you're working there abroad so that when you come home in the Philippines, meron kang pera na naipon mo and you're going to start a business. But again, please understand that business is not just about money. Kahit na malaki yung capital mo, but if you don't have the skills to run a business, yung pera mo ay malulugi yan. Kaya nga, importante, kailangan din natin i-develop ating sarili. Yung pangatlo, personal development. Equip yourself with skills, with knowledge. Kasi the more you know, the less likely that you're going to fail. Very good example, exam. Pag alam mo ang sagot, sigurado pasado ka. Baka nga, 100 pa yung score mo. Pero kung hindi mo pinag-aralan, chances are, bagsak ka. Same goes with business. If you focus your energy, if you equip yourself na maging better ka na negosyante, then mas maganda yung chances mo of winning in business. Pangatlo, desires. Mga luho natin. Mga bagay na hindi natin kailangan, gusto lang natin siya. Materialistic things. Kung ikaw lalaki, baka gusto mo ng helmet, motor, or mga sapatos, mga bags, mga jewelries. Kung babae ka, baka gusto mo mga salon, mga nails, mga bags rin, sandals, whatever. Experience. Gusto ba mag-travel? Yun. Gastos yun. Gusto ba kumain sa mga mamahaling restaurants? Ayan, experience yan. Donation. What if may calamity, gusto mo mag-donate ng pera? Ayun, galing sa desires mo yun. Out of the kindness of your heart, you are contributing money to those who are in need. So ito yung reason kung bakit tayo nag-iipon ng pera.